Good morning po. Nagbabalik na naman po ako sa aking channel. Para magbigay ng konting tips sa pag-hatchery at pag-alaga ng hito sa kapray. Ngayon po ang activity namin is nag-sorting po kami ngayon. O, ang tinatawag nilang sizing ng mga fingerlings. Bali 18 days pa lang po to at pag-desisyonan ko na i-sizing na dahil nakita ko pong merong mga malalaki na. So, dalawang sizing po ang ginagamit namin dito, yung pang-filter. Ito po, para sa undersize. O yan. Saka yung isa naman po ay para sa good size. Ito po yan. Yun yung isa. Ayan. Ngayon po, ang nilagay ko po sa, ang pinalaki nung nilipat ko po yung fry sa wild. Usually, isang tab lang po yun. Ngayon, isang tab na yan, isang ganyan lang na fry. Ngayon is maganda po ang kinalabasan. Marami po akong nakuha kasi naagapan ko po. Ang mangyayari po kasi kapag hindi naagapan, yung mga oversize or at good size, kakainin lang yung mga undersize na yan. Itong mga undersize na to. Kita nyo po, yan. Ang dito sa pang-filter namin to na screen, ang matitira po dito is good size saka oversize. Yung mga maliliit na undersize, yung mga ganyan. Yan, yung mga maliliit na yan. Lalabas po lahat yan. Yan, lalabas lahat. Eh, ngayon, dito sa amin, bibihira lang yung kumukuha ng undersize. Ang gusto nila usually is good size saka oversize. Yung good size po kasi is 2 to 2.5 inches na po ang haba. While yung undersize naman po is 1 to 1.5 inches lang po ang laki. Mga undersize po to. Ngayon, ang mangyayari po dito is itong mga undersize, ibabalik ko po ulit to sa pan. Doon sa wild. At palalakihin ko lang ulit. Pag medyo good size, oversize na sila, pwede na pong ibenta ulit. Pero yung good size saka oversize na nakuha ko dito, ito po yung mga good size ko. 2 inches to 2.5 inches. May nagpa-reserve na po rito. Bali, kukunin niya na po lahat to. Ayan. Siguro estimate ko mga 5,000 po itong mga good size ko dito. Mga 5,000. Tapos yung oversize naman po. Yan. Ito po yung oversize namin. 2.5 inches to 3 inches po nga ba. Siguro may nakapag-reserve na rin po nito. 1,000 lang siguro ang bilang nito. Kukunin na rin po yan. So ang matitira na lang po sa bagong harvest ko ngayon is yung mga undersize na lang. Pero it's okay kasi 10 to 2 weeks lang naman ng ihintayin at pwede na naman pong ibenta yun. Yun po. Ito yung mga undersize. Ngayon yung mga undersize on the lid. Undersize. Sobrang liit. Hindi pare-parehas, may 1 inches, may 1.5, may 3/4 inch. Yan po yung mga undersize. Pero ang katotohanan po, it's mas mataas po ang survival rate ng mga undersize. Lalo na kung itatravel nyo ito. Kaysa dun, compare dun sa mga malalaki. Puse. Sabi yung mga undersize ko. Undersize po ito, ah.
overfish naman ito. Hindi po, nandito na lang sa lahat po.